So what's up mga ka-gadget? May bago na naman tayong tutorial ngayon. Ang brand po at unit nito ay Samsung J2 Core. Ang pinaka-exact model number niya is J260F. Ang problema niya po is FRP, then i-open line po natin. Yung open line po nito na ginamit ko is via Samkey, online credits po siya. So yun po, ang gagawin po natin is yung tinry ko siya sa kahit anong paraan. Gumamit ako ng application dyan, yung call, para makapasok ako dun sa pinaka Google. Hindi kasi uobra dito yung sa yung magta-type ka tapos ikakopy mo or may lalabas na assist, wala po yon. Tapos yung talkback, wala rin po. Tapos yung isa pang paraan, wala pong ano yun, wala. So ang ginawa ko rito, gumamit ako ng free software, yun po, yung Samsung Helper Tool. Tapos denial ko yung, ay kinonnect ko lang siya. Tapos in-enable ko yung pinaka ano niya, port ng modem port ng phone. Tapos sabay nagdial ako ng 999 then call. Tapos automatic magpapapa po yun. Then click po natin yung message. Tapos yun, magta-type lang po tayo dun. So makikita nyo naman sa video kung paano ko siya ginagawa. Pag nakarating na po kayo dun sa Google, dito mali pa yung nagagawa ko kasi ibang Google yung gamit ko eh. Ang ginamit ko na Google is yung built-in na application ni Google. So maya-maya mapapansin ko yan kasi hindi ko ma-view yung download, hindi ko rin ma-install. So on the spot to na ginawa ko. So yan. Ang ida-download nyo rito, TechnoCare at saka yung wala na, TechnoCare lang pala ang dinownload ko rito. Wala na ako ibang dinownload. Kasi hindi rin naman uubra yung ano eh, yung Google Account Manager. So TechnoCare na lang. Sundan nyo na lang kung paano ko siya ginawa or ayan, oh, hindi siya nag-i-install kasi naka-direct ako dun sa mismong application ni Google. Dapat kay Google Chrome ako magta-down. Baba. So dyan, pinipilit ko pa rin mag-download uli kaso kaya nga ng sinabi ko naka Google application kasi ako kaya hindi yan gumagana. Kahit ano i-download ko, hindi gumagana. So ang gagawin nyo lang doon sa URL, itatype nyo yung Google Google mismo o kaya google.com. Dati ko pa kasi itong nakakagawa na ako nito dati kaya medyo nire-recall ko lang sa sarili ko kung paano uli siya gawin kasi madalang may bumagsak na FRP sa akin.
Ayun. Nakita ko din. So, yan, saka ida-download ko uli siya. Ang ida-download ko lang dito si Technocare. Technocare lang naman ang kailangan nyo dito, mga sir, mga boss. So, after ko ma-bypass ang FRT nito, in-unlock ko na rin siya. Kaya sinama ko na siya dun sa video ko yung pag-unlock niya. Ginamit ko rito online via credits na po kasi mataas na yung version niya. Hindi na siya supported ng... supported pa siya. Na, kailangan na i-downgrade. Kaso yung customer ko ayaw niyang may mabura sa cellphone niya. Kaya ginawa ko via server na lang. Kumuha ako ng credit sa Samki. So, sundan nyo lang po yung video kasi malinaw naman po yung pagkaka-record ko ng video ng pagbabypass ng iCloud. So, kayo na pong bahala sa video na to. So, mga ka-gadget, kung kayo'y bago sa aking channel, wag kalimutang mag-like, subscribe, comment down. Kung may mga tanong kayo at may gusto kayong ipagawa sa video ko, then share po natin yung video para mas dumami yung makakapanood. So, yun po. Nga pala no, mga ka-gadget. Doon sa previous video ko ng bypass 13.3.4. Kung meron man akong nasagasaan na tao doon or anumang ano, sinagot ko lang po yung mga comment at saka yung mga comment doon sa Facebook. Yun po. Wala akong gustong patamaan doon. Sumagot lang ako doon sa mga comment nila kasi binura ko na rin yung mga yung post na yun sa FB. So, yun po. Kung sa forum naman ng JSM Sandwich, humihingi po ako ng pasensya dun sa video. Kung bawal man po yun, i-delete nyo na lang po. Kay Master King naman, pasensya ka na, loads. Alam ko, dati ka rin nag-upload ng mga crack software. So, humihingi ako ng pasensya dun sa video ko na yun na meron akong napatamaan na technician kasi isa rin ako sa nabiktima nung tao na yon. Kaya nung time na hindi pa ako ganong marunong sa pagre-repair. Kaya ngayon parang na-recall lang sa akin at nung nailabas ko siya sa FB, na-post ko siya sa FB, maraming nagbasa akin, maraming nag-comment doon. So yun, kaya inilagay ko siya doon sa vlogs ko. Tsaka ang vlogs naman kasi may freedom tayong magsabi ng kung ano at kung ano man yung mga nasa comment section, sinasagot ko lang. Yun lang yun. So, sana maintindihan nyo. Kung bawal man yun, ipakidelete na lang po. Yun lang po. So, yun na nga po. Ini-install ko na po yung FRT bypass. Hindi po gumagana dyan. So, ang in-install ko lang dyan talaga is si Technocare. Technocare pa ba ako? Malala. So, ulitin ko po, yung video, voice video ko is edited from home. Kasi po, kung sa SM ako magre-record ng voice, so maraming mga sounds na nakapalibot sa akin, pwede akong makapiright sa video ko. Doon sa previous video ko, nakapiright na ako dahil nag-upload ako na record ko galing sa pinapasukan ko sa SM. So, sa mga subscriber ko naman, kung kayo po'y naghahanap ng file, PM nyo lang po ako sa account ko, Kensaki Morales. Kasi po, ang software na to, i-upload ko na lang po at ilalagay ko na lang siya dun sa forum section. And kung may mga tanong kayo, pwede nyo pong i-comment down sa video ko na to. So,
So, yun nga po, si TechnoCare nga po ang ating in-install dyan. So, isa pa. Hindi pa rin pumasok. Ay, FRP bypass pala yung ginamit ko rito. Hindi ko na talaga maalala tong ano na to. So minsan talaga sa paggagawa ng gantong unit, kahit kabisado mo na rin yung dating ginagawa mo, minsan mapapaisip ka rin kasi minsan nag-iiba talaga yung procedure niya. Hindi siya nagiging pare-pareho. Balik dun sa baba. Yan mga ka-gadget, quick shortcut pala yung naalala ko dito. So pinapanood ko kasi itong video habang ginagawa ko ng voice. I-deactivate natin si Find My Phone. Tapos punta tayo kay Google. Ayaw. Punta muna tayo sa Application Manager. Tapos, disable po natin si Google Play at saka si Google Store. Yan, Google Play. Tapos, back. Tapos magla-login po tayo. Kasi nakapag-install na tayo ng TechnoCare. So, ang gagawin po natin dyan, magla-login tayo ng account. Pagka-login natin ng account, ang gagawin naman natin, enable natin uli si Find My Phone at saka si Google Play at saka si Google Play Store.
Ayan. So pag lumabas po 'yan Techno Airtrix, back nyo lang. Tapos pagka punta po kayo uli kay settings. Ah, pinatay ko na pala 'yan. Ayun, binalik ko. Then enable nyo po 'yon. Security. Diba? Enable nyo po 'yan. Android Manager. Tapos sa application naman, application manager, yung dalawa uli yung kaninang dinisable natin. Yung Google Play Store at saka ano, Google Play Service. Tapos patayin na po natin. Restart lang po. Ready. So si Samki po 'yan, ano, fair credits po 'yan, ha. Katulad po nitong unit na hawak ko, ito po yung sinasabi ko doon sa mga nagtatanong sa akin na viewers ko na yung Samki po fair credits po 'yan. Kung ang unit nyo po ay nagre-range ay nangangailangan ng 3 credits, 5 credits, 6 credits, talagang mataas po talaga ang singilan ng mga tech nito. Kasi po, ang mahal din po kasi ng kuha namin sa mga sa credits na binibili namin sa Samki. So, yun nga po, no, mga kagadget, sa mga viewers ko na hindi technician, kung sakasakaling magpa-unlock kayo ng phone at mahal ng singil, talagang mahal po yan dahil may puhunan po yan. Hindi na po katulad nung mga panahon na ni Nokia na medyo may kababaan ng singilan. Dahil nga may mga gadget kaming ginagamit. Pero ngayon po, via credits na, via server na yan. So, kaya wag po kayong magre-reklamo doon sa mga technician na ano, mataas po sumingil. Kasi natural lang po na mataas ang singil niyan dahil may puhunan po yan. Hindi po yan overpricing. Siyempre, kailangan din po nilang kumita doon sa puhunan nila. So, yun po, pag nakabili po kayo ng ganito, kunwari, hindi kayo technician at bibili kayo ng credits, ano po, may ibibigay po sa inyo na user account at saka password. Yun po yung ilalagin nyo. So, ang ginawa ko rito sa phone, ano, after nung, di ba, nakapag-login tayo, na-restart natin. Pagka-restart po ng unit, automatic, i-reset po natin siya. Pero bago po natin siya i-reset, kailangan buksan po natin si UEM Unlock at si USB Debugging. Saan ba makikita si UEM Unlock?
si UEM OEM unlock po ay makikita po natin sa developer option. Paano buksan si developer option? Punta po tayo kay about, then kay build number, click nyo po siya. Doon po sa Vivo at Oppo naman po, na binabanggit ko naman po kung ano yung i-click nyo ron para mabukas si developer option. So dito, build number po, click nyo po ng 3 to 5 times, automatic mag-on yung developer option nyo. Then, on nyo po si UEM, then si USB debugging, then backup and restore nyo na po. Factory reset na po ang gagawin natin. So, antayin lang siya magbura at mamatay at mabuhay uli. Tapos, maglologo lang po yan ng matagal. Automatic po yan. Matagal po talaga mag-boot up yan kasi nag-i-initialize pa yan ng program. So, yun, dito, no, bali dalawang tutorial yung pinagsama ko sa isang video. Isang pagbabypass ng FRP at isang pag-unlock ng phone. Yung phone po ni Madam, galing po ito ng Dubai. So, nakalimutan niya po kasi itawag sa Pilipinas bago siya umuwi. Kaya, nakalock yung unit. So, after nyo po ma-reset, no, lalabas po dyan sa gilid, accessibility. Ibig sabihin po, bypass na po natin yung FRP nyo, yung FRP ng phone. So, ang gagawin na lang natin is i-setup natin. Sa pag-unlock naman po, ang i-on natin is si OEM unlock at saka si USB debugging. Then, itatype natin yung engineering code sa dialer na asterisk number sign 8080 number sign. So may lalabas po ron na may lalabas po ron pagka dial nyo. So mamaya antayin natin para masadik. So ang version po nito is 8.1.0. Nawala yung OEM unlock, ah. Ayan, dial po natin dyan. Dahil na-on na nga pala natin kanina yon. Ayan, 080 pala. Tapos yung pinakababa, lagyan nyo po, doon nyo po i-click. Then, okay. Tapos, read lang po, read codes lang. Ito pong SIM key, nakakapag-unlock lang po ito kapag yung nilagyan nyo na SIM card yung inyong unit at may nanghihingi po siya ng code. So, yun po. Ito lang po yung pwede nyong ma-unlock dito. After po niyan mag-read, matapos yung flashing ng SIM key, sa gilid po dun sa network lock, PUK, and code, may lalabas po dyan ng mga number. Yun po yung i-input natin sa unit.
Itong video ko na to, na-record ko pa siya. Siguro ano, March 3 yata. Itong video na to. So ngayon ko lang siya na in-edit at i-upload kasi inuna ko muna yung mga iCloud bypass at saka yung ibang video ko na in-upload. Kasi yun yung trend, so yun yung ina-upload ko. So yun na, nagbo-boot up. Automatic po yan. Pag buhay, minsan mamamatay po yan, then buhay uli. Kasi nire-read niya po yung pinaka-hash key file ng phone. Pagod na pagod yung bata. Ibanda mo Dream yung Dream. Electric pa. Nagmikot na naman ang tulog niyan. Wala kasing ano yan eh, mas. Ilalabas ko sana ng umaga. Saan? Nahirap yung lagi nasa bahay. Kailangan din magpa-araw minsan. So, yun eh, lumabas na po yung pinaka-unlock code sa SAM key. So, yun po yung i-input natin dyan sa unit na yan. Yan po yung sinasabi ko. Kapag nilagyan nyo po ng SIM card na dito sa Pilipinas at yung unit nyo ay galing abroad, automatic po yan. Ano po, manghihingi ng code dyan, SIM code, SIM lock code. So dito po ang unit po na to, nagki-credit siya ng 3, 3. So ang singilan po namin ito sa pwesto ko is 1.5, nagre-range siya ng 1.5. Tapos yung ano naman po, yung 6 credits nasa 2.5 to 2.3, yun po yung singilan namin dahil yun po talaga ang singilan sa SM13. So ito, nasingil ko po ito ng chiclet. So yun na nga po, ada 3 credits yun po ang singilan dyan. Kaya wag po kayo magtaka na ganung kamahal, ganung kataas, dahil po via credits yan, online server po yung ginagawa, ang ginagamit namin dyan. May puhunan po yan at mataas po ang puhunan yan dahil converted po sa dollar price yan. Kung mataas po ang dollar, mataas din ang singil sa amin. Kung mababa ang dollar, bababa rin po ang singil namin. Doon po nagre-range yan. Kaya hanggang dito